Question ng paggamit ko nito. Ha? Bakit yan? Porky. Porky galit ko sa inyo. Si Porky. So, no problema. Anong problema? La pera. La pera? La peng pera. Anong magandang pag-usapan ngayon? Yung mataas na kuryente, Karen, eh, pang lima pala tayo sa buong mundo. Na naniningil lang mataas na kuryente. Akalain mo yun. Sino number one? 11 pesos per... Nandaya na naman tayo. Sino number one? Pag kuryente pinag-usapan, siyempre, yung source ng... Saan nang gagaling yan? Naalala ko yun, di ba? Si Happy ka. Saan na ba si Happy ka? Gusto ko, Happy kaya tayo eh. Gusto ko, Happy ka. Hindi mo nadinig mo, Happy. Siyempre, pag-usapan mo niya yung source ng energy na maiisip mo yung bataan na naman. Hindi ba sila nag-iisip ka rin eh, na at least man lang isipin nila yung long term? Kasi pang lima na tayo eh. Kung naman, ligayon natin pang-anim. Pang-number one? Mahirap yung gano'n. Dapat, ang iniisip nila, convert yan into a coal plant. Lalong? Na hindi naman environmental friendly. Maraming tututol dyan ka. Dahil nga doon sa carbon monoxide na nanggagaling sa patong-patong tayo. Maraming tututol dyan. Kung gagamitin sana green charcoal. Kasi patong-patong tayo, hindi tayo maiintindihan. Green charcoal is perfect. Yun ang... Ilang kausap ko si Kuya kahapon. Ang ganda niyo sa radyo, wag lang kayo magpapatong-patong. Kanya-kanya kayong direksyon eh. Yan ang sinasabi ko lang. Kaya mo sinasabi ang Karin eh? Kaya mo sinasabi kay Brian, kay Dondon? Sa'yo. Ikaw mahilig pumatong, sumapang. Bastos ka. Anong bastos doon? Nasalita ka ng himo lang. Kaya kayong dalawa eh. Ano? Pagkanta ka lang ni Lola, sinasapaw niyo. Ano? Sapaw boy ka. Ay, rapi balik kayo dyan. Babalik natin sa bataan na naman yan, di ba? Babalik ka natin yung posibilidad na... Ano yun? Nag-sorry na si Thomas. Muna, bataan ito. Kabataan ba? Kay Bantumas. Kala ko eh. Uy, bataan ka niya usapan. May bataan si Thomas. Oh. Ano yung, si Mang Thomas. Ano yung kay Thomas naman? Matanong naman kita. Ano ba yung kay Thomas? Kaya niya ang sa... Thomas. Yung 40% iba kasi. Wala siyang evidence na kaya i-back up yung stats. Pero meron siya experience. May experience siya? Wow, sandaw siya. Kasi nabahayari ka dyan. Nabaha ang imbada. Di malayo na merong alam itong si Minyong. Si Minyong na pagkagaling sa imbada, nag-evacuate, pumunta ng ermita. At nang umupo na si Thomas, nagulat siya nang biglang medyo nag-iisip siya gano'n. Oh. Meron na rito kagad. May sumalang. Tapos meron nang umakap sa kanya rito. Sabi, hey, para ba? Handsome. Ganun. Hi, handsome. Hi, handsome. Ganun. Hey, Joe. Uy, doon, mayroong saragad mo.
Di ba? Bukas na pala, ano, ha? Bukas na ang hotel, Sofitel. Ah! 50% discount. Spiral. Kapag-kapag. Ano ba yung free? Ako free dyan. Free pang tagapondahan. Yung magaling na manager dyan, si Marlon Guevara. Wow, pwede mo. Sir Marlon Guevara, thank you. Pwede mo pong discount. 50% discount. May discount card? Com? Discount card? Com, ha? Si ambassador na yun. Sofitel. Wala, hindi kayo pwede ron. Kasi nang sarado, for a while lang Sofitel eh, kasi nabaha. Hindi ko ba sinabi kung punta ako doon? Ikaw talaga akong going back sa Batangas. Pero Karine, bakit hindi demanda ng mga taga-Kalumpit Bulacan ng Napo ko? Ba? Regarding doon sa pagpapalabas ng tubig, hindi ba, ano na, karapatan nila magpalabas kasi kung hindi sila magpapalabas, masisira yung dam. Mas lalo malaking perwisyo. Tama. Saka sabi eh, wala daw protocol. Hindi na. Pero may protocol sila, di ba? Walang-ulang. Wala talaga. Sa Congress eh, tinignan ng Congress. Wala naman palang existing protocol. Ang iba, apparently, ang pangyari is coordination. Walang coordination at... Class suit. Damis perwisyo yun. And ang nakakatawa... Ano, paliwanag nga pala natin na... com. Yung ano ang ibig sabihin ng class suit? Yung pare-parehong may ano, pare-parehong nagkaroon public ng... Public time interest. Sa isang... isang interest lang. Cost. Oh, sa isang grupo, halimbawa. Kaya class suit, in one class, kasi bago ka makapag-file kasi ng judicial action, kinakailangan meron kang locus standi, yung proper party. Yung proper party, kailangan merong injury. So sila, pag sinasabi tulad ng taga-Kalumpit, lahat ng taga-Kalumpit kasi nasa lantalong baha. Majority. Nagkaroon ng ano, may damages. Oh, see, the beauty of democracy, majority rules. Yeah. Di ba? Lahat na apektuhan. Maglasampa kami ngayon ng kaso. Against Napocor. Parang yung sa, ano dyan sa, ano? Pero lahat ng apektado. Yes. Yung sa condominium unit dyan sa Makati, na nabaha naman ng gas. Lasod din yun. Kasi lahat ng mga residente nung condominium na yun, suffer damages. Halimbawa, yung mga sinosona na sinasabi, saturation drive. Dapa. Hindi ka naman po pwedeng ikaw makikailan dahil hindi ka na-agrabyado. Kung sama-sama sila, pwede. Yes. Eh, kaya lang walang pera. Yun. No money. Ayan, nakita mo. Wala kang pera, eh, sige. You cannot enjoy the beauty of democracy. Nee, pero meron naman kasi... Because you cannot support the kind of a democracy that you have in mind with the supporting peso. Kasi mahal din pala yung filing fee, no? Magkano ang filing fee is dependent also sa damages na inihingi mo. So kung 100 million, ilang percent ang filing fee mo? 10%? Kaya yung ikaw, kung wala kang pera, hindi ka makakapagsampa. Hindi ka makakapagsampa ng demandang ganyan. Right. So, where does justice, di ba, exist or belong? Doon lang sa may pera ba? Di ba kasi kung naman ang pamahalaan? Di ba? Ngayon, yung mga walang pera naman, di na justify naman their inability to collect the taxes that we need. Ay, meron. Di naman nila po pwedeng birahin yung mga milyonaryo. Right. Yung mga bilyonaryo. Right. So, tayo na. Yes. Tayo na, babanatan. Meron din kasi provision ka rin na kung halimbawa talaga indigent ka, mayroon lang certification sa iyo, ang PAW mismo ang tutulong. Public Attorney's Office. Pro bono. Sino magbibigay ng ano? Pero Attorney Don, may bayad pa rin. Filing. May bayad pa rin. Wala silang budget. Kaya ang libre talaga. Halimbawa, may agrabyado ka nga at meron ka namang talagang cause of action. Wala kang pera, ang talaga wala kang babayadan dito sa law center ni Kuya. Ayun! Pati filing fee, no? Pero yung PAW ba ay karaniwang ang PAW? Hindi naman! Kobra naman! Hindi naman. Hindi kasi, PAW. Nung may nakausap ako, na napakagaling na abogado. Sino? Sabi niya. Si Atty. Rosal, nanonood. Text ka na lang. Sabi niya, pare-pareho lang kami ng galing. Bukas may kaso ko, pare-pareho kaming nagre-review. Correct. Pare-pareho kaming dilibro. Pag nabalitaktakan kami,
bata yan sa librong kababasa-basa namin. Pero ang kailangan ay hindi abogado. Ano? Ano nga pala? 90% ng kaso, kailangan mo magaling ang kliyente mo. Magaling. Bakit? Magaling. Meron kang supporting documents, pero wala kang supporting peso. Because when money speaks, everybody listens, including the judges, including... Diba? Kasi doon lang sa lalayin siya ang mag-ano ng decision, magpapalabas. So, ayun, sinasabi natin. Para the lawyer has a limit. Para ganun ba? The lawyer has a limit. But the power of money has no limit. But the power of money has no limit. So, kung sa pera? Para pinapaliligan mong Supreme Court yan. Song I sing. He who pays the piper calls the tune. Di ba? Yan ang mga pantakalan. Who holds the gold makes the rule. Oh, ayun. Because might is right. And if you are mighty because of your money, you will always be right. Right? Right? Kasi pag malamig po ang panahon, yung mga ugat po natin nagko-constrict o lumiliit siya. Pag lumiliit yung mga ugat dahil sa lamig, yung pressure ng dugo natin tumataas. Kasi lumiliit po yung ugat na daanan ng dugo eh. Parang ngayon yung katawan natin makapag-adjust dun sa pagtaas ng pressure ng dugo po natin, nag-release tayo ng fluids sa pamagitan ng pag-ihi. Oh, dahil tataas masyado ang pressure kapag ka hindi mo na-release yan. Ang fluids sa katawan. Lumilit din yung pagtipag-ihi mo. Kaya kung naiihi tayo pag malamig. Kailangan mag-release pag malamig, Karenin. Diba? Pag mag-init naman. Ay, mag-release naman ang ginasabi nito. At sigurado po yung release nito has nothing to do with PNR. Bakit naman halos karamihan na natitingok? Sa mainit na panahon, hindi sa malamig. It's true. Sabi mo tumataas ang pressure. Sa heat stroke. Diba? Kasi pag mainit po, di ba nakakapagpataas po rin ang pressure ng atin? Sabi mo kanina, pagka malamig, nakakataas din ang pressure ng dugo. Kaya nag-release ka. Hindi po, sa pressure, sa lamig po kasi, lumiliit yung ugat natin. Yung ugat. Kaya para maka, ano po yung katawan natin. Ganun, pag malamig eh. Opo, para makabawi po yung katawan natin, dinesign naman po tayo na makapag-release ng fluids. Para mag-balance. Pag mainit, gusto mo eh. Kaya naihi po tayo pag malamig. Parang nakikita mo, sa highway, cemento. May mga gatla, may mga maiitim na alkitran ba yun? Alkitran. Yeah. Para nagkakaroon ng expansion at saka nag-expansion niya, mag-mainit. Pagka malamig din, gumagano yan. Parang kahoy din, di ba, kanan eh? Ang kahoy, pag malamig, pag maulan, umaano siya, lumalaki. Namamaga. Oo, namamaga. Yung mga pintuan nyo, pansin nyo. Oo, namamaga. Hirap i-sarado, di ba? Mahirap sa... Maano rin po, mapapansin din po natin kung kulang tayo sa tubig. Sa pamagitan ng kulay ng ihi. No. Pero lang po kung may gamot kayo iniinom. Pero kung wala, pag ang ihi po kasi natin madilaw na madilaw, kulang tayo sa tubig. Pero kung medyo transparent siya. Dapat yan eh, ang pagkapayuhan mo niyan, yung mga may edad. May mga edad. Lola Sena. Kasi hindi na tayo nakakaramdam ng buhaw pag matanda na. Kaya huwag kang sisiguro na ikaw ay hindi na dehydrate. Kinakailangan mag-tubig. Iinom ka ng inom ng tubig. Damihan mo pag-inom ng tubig. Pag tumihi ka na kulay pula. Pula? Pimens ka na. Sakit mo. May period ka. Karine, may ipaalala tungkol ka sa ihi. Yung leptospirosis pala, hindi lang sa ihi ng daga na kukuha. Sabi ng DOA. Saan pa? Pwede rin daw sa ihi ng kalabaw.
sa ihi ng baka, sa ihi ng aso at pusa, at saka ng baboy. Pati baboy. Kung magkakaroon kayo ng... Kung magkakaroon kayo ng pangli po sa limin ng atakihin si Porky. Pati baboy. Porky yan. Huwag niyo yung ginagawa kay Porky yung ganyan. Saka, Karen, pero, alam mo, Pork, meron ka na ngayong takumpitin siya. Mga taga-kongreso, pagka pumunta ka sa Davao, kaya lang inilalagay nila rin sa bunganga, buko. Buko? Hindi laki naman nun. O, hindi yung mga buaya ngayon doon, buaya, ang nililitsyon. Sa Macau, ultimo balat ng buhaya, sinisitcharon. Gawin na yung ating bag. Yung maglaman loob niyan. Talagang sinasabi mo na exotic daw na... Ganda lagi na. Exotic talaga yun. Aphrodisiac. Dabaw. Sabi ganun. Aphrodisiac, kaya saan ba nang galing ang salitang aphrodisiac? Baka kay Aphrodite. Kay Aphrodite nga. Aphrodite. Hermaphrodite. Ang galing naman kay Hermes yan at saka kay Aphrodite. Nakakagay mo ng buhaya? Hermes bag? Buhaya nakakagay na? Hindi yung buhaya sa Congress. Nakakagay ako ng buhaya, yung totoo buhaya. Pakita mo nga, George. Ano dun siya kuni? Sarap. Yung litsyo ng buhaya. Litsyong buhaya? Litsyong buhaya. Tapos ang nakalagay, hindi naman sana. Kasi masyadong malaki. Buko na. Buko. Ang nilagay. Oo, meron. Nakita ko sa internet kanina kahapon ko eh. Dabao naman. Dabao. Yung crocodile farm. Litsyong buhaya. Litsyong buhaya. Masarap yan ha. Sa Macau naman, ultimo yung, di ba sa atin eh, meron tayong Adidas. Adidas? Paano lang. Ah, sarap ng chicken feet. Yung sa bibi naman. Pati yung ano ng buhaya, ayan. Yung parang ano tao noon, yung... Pag-ganon. Meron niya, karin na yung suumping, meron na niya rin. Pag-ganon. Sa bibi. May kuko pa yun. Oo, sa bibi. Sa buhaya, wala pa dyan. Baboy, meron. Wala naman yung ang baboy, hindi pakikinabangan yung paanon eh. Patatim. Yung mga dulo, hindi eh. Wala yung walang binatman yun eh. Yung dito, ayan, yun. Pataas yan. Halimbawa, mahal kita. Yung harapan o likuran? Harap mo naman yung harap. Ba't mo alam? Siyempre, mas mahal yun. Ingat kayo sa pagkain yung mga ganyan, mga baboy, mga taba, mga alat. Kamabot tumingin ah. Meron tayong kasama, inoperahan. Bato sa Apdo, nakuha na ng 100 mahigit. Na piraso ng bato sa abdo. Kaya inalis na yung bato niya, abdo niya, dahil sa batong nakuha. Naiwan na kuna lang. Dami ng bato, ang titigas. May nakukuha sa pagkain ng mga... Matataba at saka maalat. Yung mga matataba at saka maalat, yun ang pumuporma ng mga stones. Gallbladder. Oo, kaya sa kidney. Wala, iyan ng koko na. Kaya dapat inom po rin ng sabaw ng buko po, Karen. Saka ba nabasa? Sabaw ng buko na mahal na rin. Mahal na rin ng sabaw ng buko. Buko juice. Remote kasi. Saka yaw. Buknoy. Ala na yung buknoy naunahan na ni El Rey. Oo nga. Meron na pala talaga sa Camsur. Sa Camarines, matagal na pala yan. Meron ng kumpanya doon. Yung kalaban nung yung gumagawa ng yung galing sa Yahoo, George, Yahoo. Charcoal ba yung coke? Charcoal? Yun ang yung Pepsi. Para parehas na natin na Pepsi RC. Ginagawa nga na yan. Sila ang nagsasabotelya ngayon ng buko juice. Anong lasa po kaya niyan? Para sa mga nakakain. Yung buhaya. Masarap yan. Nakakain ka na ba? Ako hindi ako na hindi ako nasarapan dyan sa buhaya. Sila, ewan ko, baka mga pekinis eh. Kung sarap pala ito, ano pala ito? Talaga. Kung hindi ako nakakain eh, anong sarap? Ngayon, yun pala buhaya yun. Tsaka yung buntot, nakaganon pa talaga. Yung buntot. Ayan, no? Galing, eh. Mas gusto ko pa rin si pork. Pork. May toy. Toyo at patis, no? Hindi nga natin alam kung ano yung sarsa niyan, eh. Ayan, oo. Mas masarap nga yan. Kung may toyo at patis ng carp chow.
At syempre, yung Marcy Blue, specialist sa Muñoz Branch. Murong Star Beach Resort. And the Taylor by Abel Mundan. Magbibigyan sa amin ng plus ka niya. And are you searching for quality and affordable cleaning products? Garin Enterprises is what you are looking for. You may contact 0923-433-6170. Salamat din po sa mga taga-Lipa at Santo Tomas Batangas para po sa napakasarap na brewed coffee na aming iniinom dito po sa Good Morning Kuya, araw-araw. Maraming salamat syempre kay Dr. Aileen De La Rosa, kahapon sa aming pagpapalaser dyan sa kay Dr. Joel Mendez ng Mendez Medical Group. Salamat din po sa magaling na dermatologist namin na si Dr. Daisy Lim Kamitan ng DermGem. Thank you po. Ay, happy birthday sa tita ko, Auntie Susan Orbon. Happy birthday today. Maraming salamat, Dr. Joel Mendez, Dr. Aileen De La Rosa, at syempre kay Dr. Daisy Lim Gamita ng DermGem. Matatagpuan po yan sa Del Monte, Corner, Banaue, Quezon City. Thank you. Yes, at syempre, look at my face, the beautiful face in the world! Thank you for Dr. Dio Capo, at syempre, binabati ko si Mayor Jerry Pelayo at Governor Lilia Pineda with Senator Little Lapid. Of course, Doktora Lim, Daisy Lim Kamita. Thank you for his face. Sa mga Guevara family. At para huwag magkasakit, mas maganda ho, uminom po ay lagi ng vitamin C o kaya power C at grape seed. Kaya happy ng Power Plus. Ng Power Plus. Yeah, gumam mo. Baka ano mabili nila. O yung Power Plus po, padala nyo po ng kape si Porky para medyo kabakabahan naman po ng konti. Ano? Maraming salamat. Kaya Doc Francis de Cancion, Ace Cultura, at kay Dr. Lobelia, 482 Body and Ace Cultura. Matatagpuan po yan sa kahabaan ng Panay Avenue sa South Triangle. At maraming salamat din po kay Attorney Rosal sa mga comments na pinapadala niya sa atin ano every morning. Thank you so much. Hello sa mga taga Santa Maria Bulacan, especially yung Nicolas family. All right. Thank you very much. Jerry Chua at saka hi Philippine Techspire members. Ray Herrera, Samantha, and Nini, thank you. And Manny Pablico, salamat sa mga radyong ipinakaloob mo. Okay, Cluster A, Ina, Ediso, and Jimmy Reyes ng Kamay Kainan. Cluster B? Cluster B, Pakoy, Lumina Plika, and Gabby. Cluster and C. Cluster C. Ochet Romanillos, Al Santa Maria. Egay Panda. Egay Pandak. Ah, siyempre, si Mary. Si Mary. Dr. Francis De Cancion. De Cancion ng 482 Body Escultura. Ayan. Delphine Family. Delphine family. Si Elias, Kapitan Elias. Ha? Kapitan Elias. Pamilya na yun. Oo, si Case. Ano nga pala, babatiin ko na rin si Kapitan ng Barangay 28 sa Caloca City. Si Kapitan Edgar Galgana, my classmate. Ah, ano pa? Santa Mesa. Tsaka dyan sa Laguna, happy viewing. Oscar Bugis, sir. Thank you, panonood mo palagi. Tsaka yung mga kasama ko pala mga bowlers sa Rotary, salamat po, lagi kayo nanonood dyan. Bolero? Bowlers. Bolero. Parang sinabi mo, mga Rotarias, bolero, ah. Okay, Peter Nielosola, that's happy birthday. Kuya. Kapons. Happy viewing kay Daddy Roger Ruga. Don't worry, natatandaan ko yan bukas. Kay Ricky Ramos at sa mga taga-kitchen ng Apalit, kay Rose at lalo-lalo na kay Ganda. Good birthday ni Kuya. Kay Diana, Lucas, Lazarus, Janet, hi. Kuya, happy birthday, ha? Morning. Kuya. Ate, paalala mo, 13. Ay, kaya ano, kay Winston, ha? Winston Lopez, dyan sa Ligao. Albay, happy birthday. Happy birthday kay Chet Vergara. Happy birthday daw kay Kuya from Kitchen Department. Happy birthday. Nagaluto. Ay, kay Tata Robert Soriano! Sa mas taga-kabaro, no? Uy, stretch nyo. Stretch nyo. Stretch tayo. Stretch kayo, mag-commerce nyo. Stretch namin nyo, eh. Dumarating ba talaga yung walang issue na mapag-usapan? Kailangan magpapasalamat ako kay Miss Beth Soralvo nga pala ng SSS. Maraming salamat sa pag-assist kahapon. Thank you. Sa mga taga-DFA, issue sa Palaya. Eh, di yung strad kung di pa rin nabayaran. Hindi pa binabayaran. Ano mag-iari niya tayo yung sa gilid niyan? Pa-filean ngayon ng case ng DOTC ni na Secretary Mar. Sila pa yung... Kasi meron daw collectibles ang gobyerno na 2 billion peso. At saka yung COA. Ang galing ano, ha? No. Yan eh, ano na ito eh. May order na ang Korte Suprema. Dinidefine nyo ang
Iba, pinaiikutan nyo na naman. And you are adopting a squid policy. The red herring is there again. Para i-deflect ninyo ang atensyon. To be cloud or to make the issue very nebulous, you introduce a lot of things. Ang babayaran. Sabi na ng Supreme Court na legal itong may-ari. Ngayon, you are questioning the wisdom of the decision of the Supreme Court. Right. Sakit. At matindi yung ginagawa nyo because alam naman kung bakit ho kayo ganyan. You cannot boot her out. You cannot kick her out because of what? Kabarila. Parang intra-corporate conflict yan eh. Sino ba ang talagang officialist ng Stratcom? Na-resolve na yan, ko. Eh, na-resolve na nga ng Supreme Court niya. Ang tunay na chairman, president, ang officer ay si Cesar Quiambao. Yes. Correct. Oh. Eh, bakit ginulo lang nitong mga bagong mga... Yes. Nagdatingan dyan na siguro may interest kayo na agawin ang kontrata. Ginaganyan nyo, but... It doesn't mean... Gustong agawin. Gusto niyong agawin. Ibigay sa iba. Eh, ba't din nalang sila magtis? Hanggang 2016 pa naman sila. Mm. 2013 po, mag-expire yung kontrata ni Cesar Quiambao. Tsaka kayo. Tayo dalawang taon na lang. Dalawang taon na lang. Nag-get kayo. Gulo kayo ng gulo dyan. Ang mapapahirapan ng taong bayan, ilang motorista, ilang mga rehistro, di ba kayo natutuwa na yung connectivity na yan? Interconnectivity. Pinaano nyo? Ginugulo nyo eh. Nakaganda sa taong bayan. Totoo. Pagka bibili ka ng kotse, titignan mo kung may kaso, kung naalalaman mo kung andun, available ka agad ang data. Sa insurance, paano yung mga blacklisted na insurance? Hindi ka dapat doon mag-insured kasi blacklisted na, hindi ka makakapag-insured pag kami nangyayari sa iyo. Meron kang problema. For example, nagre-renew ka ng lisensya mo, meron kang problema, sinasabi nila na meron kang huli na hindi mo nabayaran. You can easily call MMDA, bakit hindi po ako pinagre-renew? Kasi naka-ano yun eh. Interconnectivity. May connectivity. Ano nangyari sa NBA ngayon? Correct. Nagpalit lang yun, ha? Pinalitan. Irerespeto nyo yung mga nakaupo. Ayan, kami, nakaupo. Pinalitan yung clearance sa yung technology. Tinanggal si Garcia. Nilagay ata yung mag-anak ko, si Suriano ata. Ang haba ng pila ng NBA. Diba ba yun? Ang haba ng pila ngayon. Eh ngayon, kasi naglalaway sila sa kontrata naman ng IT dyan sa LTO. Gusto nila natanggal. Tapusin nyo na lang yung kontrata. Meron ako na si Sirip. Si Sirip ko lang. Meron ako nakikita kasi sa doon kasi sa LTO, they belong on the same sec eh. From the NBO at saka doon sa NBI. I don't know. Parehong sekta. Pag-iisip ko lang. Ganun. Di ba? Hindi talaga mag-iisip si Dondo. Merong may background kasi that the chairman, ang chief ng NBI, is a member of this religious group. Ito ng Kitores, the same religious group din. I don't know. Kaya yung NBI clearance, pinalitan. Gusto nila na palitan niya sa LTO. May pattern, na? Mabigat. Hirap na hirap ang tao ngayon kumuha ng NBI clearance. Yun ba Alan Pinoy, Karine? Wala, nasa... akala ko si Marojas magiging independyente. Totoo. So, sinabi niya ganito, pero hindi rin siya po pwede. Pero magaling yun, ha? The acid test is there already. Andiyan si Virgie Torres. And she is supposed to be operating under your thumb. And you cannot do anything at all. A secretary can't do anything sa kanyang ASEC. The only line she has to say is that I am working at the pleasure of the president. Of my president. You cannot remove me just because you are the secretary. It doesn't mean that I will be kowtowing to your whims and caprices. You have to talk with the president. Sana nagkapanood din, mapapalitan ni Marian. Kasi si Secretary Marujas, apat na, napatanggal na niya, napalitan na niya tao niya. Pinakahuli, FTRRB. Malapit na yan. Pero may hirap. Magbigyan natin isang buwan. Palitan na ni Secretary Marian. At lang hindi, ang mabigat yan,
Manu-manu. Kung ano yung gusto nito, yun ang sinunod niya. Yun ang, on that count alone, diyan natin masusubukan ng Secretary Rojas. Okay, ayun nga eh. Ngayon, subukan nyo naman. Tanong sa Supreme Court yan. Must try it. Oo. Aba, eh, mula dito, pupunta ho tayo sa talagang madidinigo natin ang talagang wala akong paikutan dito. Get it straight with Kuya Daniel Razon. Bawal ang pikol. Bawal ang pikol. Maydas. Yung guest natin. Maydas.